next scene to my vlog is, totoo lang, di ko po alam ang pangalan nito. Kasi never ko pa siyang na-encounter, tsaka hindi ko alam kung ano yung isa-search ko sa Google. Kasi buti yung iba, nakikita ko sa YouTube na pinipicture na nila, kaya alam ko yung pangalan, pero this one di ko po talaga alam. So, comment na lang guys kung ano po yung alam yung pangalan nito. Kakaiba po siya, di ko alam kung rare, di ko alam kung madami sa iba, pero para sa akin kakaiba siya. Ayan po, si Charan! Ayan po, di ko alam yung pangalan nito. Sa totoo lang, pangalawang ko ng iba vlog to. Kasi nung nakaraan yung blinag ko to, maulan. Di siya ganong makita kung gano'n siya kaganda. Kasi para sa akin, sobrang ganda-ganda ko dito. Nilagyan ko siya ng kahoy kasi hindi pa niya kayang tumayo ng mag-isa. Alam nyo, sa totoo lang, pag ano po siya, pag sobrang laki na niya, kasi lumalaki po yan, tapos ginagawang Christmas tree ng iba. Ginagawa ng ano, ginagawa ng style. Ini-stylean nila yan para po maging bilog, tapos ginagawang Christmas tree. Ayan po, parang kahoy siya. Ayan, maano po ito, pag naputol mo siya, madagta. May mga dagta po yan. Ayan, may mga maliliit-liit siyang dahon. Parang yung katawan po nito, parang kahoy. Ayan, Tsaka yung lupa ko nito, sobrang tigas na, pero kahit papano, nabubuhay naman siya. Tapos ang liit lang po ng lagayan ko. Ayan, Kasi po nung magsimula akong mag-vlog, hindi ko naman naisip na dapat pagandahin ko. Kasi wala na akong time magpagandang-gandang ganon. Kasi wala naman ako pero wala akong pabili ng mga lagayan. Kaya blinag ko na lang siya kahit ano siya, yung natural lang na, yung natural lang na mula nang itanim ko siya. Blinag ko na lang siya ng ganyan. Kasi malay nyo, pag maraming nang nag-subscribe sa akin, mailipat ko siya sa magandang lagayan. Next natin i-vlog kung bagay ba siya dun sa bago niyang lagayan. Ayan o, please comment po kung anong pangalan nito because hindi ko rin po talaga alam. Sana po ma-appreciate niyo yung ganda niya kasi ako sobrang appreciated ko po siya sa bahay ko. Pwede po siyang outdoor, pwede siyang indoor, at hindi rin naman po siya ganun ka ano sa tubig. Kahit po minsan nga nakakalimutan ko po yung diligan ng 3 days. Pero wala naman pong nangyayari, pero medyo naninilaw siya. Ganun po ang nangyayari sa kanya. Pag healthy po siya is, sobrang green. Ay, ito po sobrang green, mga bagong tubo po yan. So, sobrang itim na, parang ganyan ganyan. Ayan parang itim na, halos itim na siya na pagka-green. Luma na po yan, sobrang. Pwede mo na yan putulin, tapos ipamigay sa iba, para po magkaroon sila ng halaman na ganito. Ayan, pero ito bago, pag yan pinamigay mo, kuwari putulin mo siyang ganyan, tapos pinamigay mo, hindi yan mabubuhay, mamamatay siya kasi nga bata pa. Dapat yung medyo maitim na. Tsaka po nagiging parang kahoy na talaga siya kung malaki na siya. Ayan po, lagi pong basa yung niyan, kaya healthy siya. Pero yung dilig ko po nito is hapon, umaga. Ganun po yung dilig niya. Kahit naka po siya sa araw, wala naman po nangyayari. Pero mas gusto niya yung maulan. Mas gusto niya yung malamig na nature, ganun po. Ganyan po yung halaman ko. Iniintindi ko po kung ano yung mga buhay-buhay na gusto nila. Piling ko po tao sila kung alagaan ko, ganun po. Kasi nga, pagising ko sa umaga, kahit pagod ako galing trabaho, kahit sobrang dami kong ginagawa, kasi ako lang bumubuhay ngayon, yung asawa ko bagong opera. Hindi ko po talaga nakalimutan sila. Kailangan lagi ko po silang diligan. Kasi parang ako din, pag sa akin po, walang nagintindi, baka ikamatay ko. Kaya ganun din yung mga halaman, kasi may buhay yan Kaya salamat, sana po may natutunan kayo sa bagong halaman ko na hindi ko alam yung pangalan. Sana po i-comment nyo sa akin, kasi sobrang gustong-gusto ko po malaman ko ng pangalan nito. Thank you! Welcome po!